Hello guys, welcome back again to my channel. Another DIY na naman tayo. Yan po yung result nung after natin linisin yung rubber rail or rubber sill ng power window natin. So, ayan siya guys, nung before na hindi pa natin siya nalinis. Pag binaba mo, nag-iingay siya, masakit sa tinga. Tapos pag inangat mo, ayaw niyang umangat. Nag-i-stock up siya dahil sa duming na ibon. Ang ginagawa ng iba is ini-sprayhan lang niya ng WD-40, pero pag tumagal at natuyo, pabalik din siya sa dati. Kaya ang gagawin natin guys is tatanggalin natin yung rubber rail niya or yung rubber sill niya para linisin natin. Yan ang pagtanggal nito guys is ganyan, dukotin nyo lang siya. Yan. Kasi naka-clip lang naman yan. Then pagkatapos nyo siyang natanggal, hilain nyo lang siya pataas. Hilaan nyo lang siya pataas. Yun dito sa kabila, ganun lang din siya. Hilaan nyo lang din siya pataas. Yan. So yan siya guys, grabe yung dumi niya dun sa loob na naipon. Yan yung dahilan kung bakit nag-i-stock up yung power window natin kahit malakas yung motor niya. Pero kung may pambili naman kayo ng bago guys, mas magandang bumili na lang kayo. Itong akin pa kasi is maganda siya, wala pa siyang punit, kaya linisin na lang natin siya. Ang panglinis natin guys is itong gasoline. Then i-burst lang natin siya guys para malalang matanggal yung mga dumi na ipon sa loob. Itong part na tumigas na talaga yung hindi kaya ng brush, kuskusin lang natin gamit itong screw.
So ayan na siya guys, nalinis na natin siya. Pwede na natin siyang kabit sa sasakyan natin. Pag binalik naman natin siya guys, kailangan natin tanggalin itong side cover niya para ma-fit natin yung rubber cell or yung rubber rail ng power window. Kung simple yun ang sasakyan, itong Corolla, may tornillo siya dito sa yan, tapos dito meron din dito sa may speaker niya, napat yan sa may gilid. Dito rin meron din dalawa dito. Then dito rin sa door light. Tapos dito rin sa may speaker niyang maliit, dyan meron din dyang 10mm na nut, ay na bolt. Tapos yan, tatanggalin natin yan para mas madali na. Lagyan lang natin siya ng basahan guys para in case na bumagsak yung window natin, hindi siya mababasag. So ayan na siya guys, na install na natin yung nilinis nating rubber rail. Hindi na natin nabidyohan kasi wala tayong CP holder na may stand. Dalawang kamay yung gagamitin natin. Ang importante guys is naka-fit siya dyan. So ito na siya guys, okay na siya. Kung mapapansin nyo, wala na yung ingay na masakit sa tinga. Then madali na lang siyang mag-slide up, slide down. Hindi na rin siya nag-stack up. So yan guys, thanks for watching. Please like, subscribe, then huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating video.